Hi guys, for today's video, gagawa tayo ng DIY flowers. So, unang kailangan natin ay yarn. And then, kailangan din natin ng Q-tips. And then, if you have a pearl or anything that you have in your house, you can do that. So, meron na kaya tayong Q-tips, guys. So, mag-cut lang tayo. Depende din sa inyo kung gaano ka laki yung flower na gagawin nyo. So, yung sa akin, minimeasure ko lang, guys, ha. So, mag-cut tayo ng maiksi lang dyan para sa ating Q-tips. And then, so, kailangan meron kayong pin dyan, guys. So, ako, hindi siya, talaga nagwo-work sa akin yung pin kasi matigas yung Q-tips namin. Iba yung Q-tips namin. So, hindi siya pwedeng tusukin kasi matigas nga siya. At saka, mag-cut tayo guys ulit ng yarn into 40 cm. So, ako 40 cm. So, itong ideas na to guys, akin lang talaga to. So, gawang-gawa ako lang tong ideas na to. So, depende sa inyo kung gusto nyong gayahin. Kung gaano kalaki din yung flower na gagawin nyo. So, ito lang yung gagawin nyo, guys. Ayan, kailangan na sila, hati sila kasing haba sila. So, i-twist nang ipasok, tsaka hilain. Ayan lang, same procedure, guys. Sa kabila, ganun din. Iikot mo lang, tapos ipasok mo, tapos hilain mo sa kabila. So, ganun lang, guys, same procedure hanggang matapos kayo dyan sa pataas. So, po, yun lang, paulit-ulit lang yung procedure, guys. So, ito, usually, ginagawa ko kapag nanonood ako ng TV. So, nakakailan ako ng gawa ng ganito kasi nanonood lang ako ng TV, nakahiga ako. Ayan, gumagawa ako ng ganyan. So, din siya, nakaka-relax para sa akin, ha. Kasi parang naging hobby ko na din siya. Yung parang gusto kong gumawa ng flower. So, kung kayo guys, pwede nyo din i-apply. So, ganyan lang siya. Kailangan nyo dyan yung bantayan niya na hindi matanggal kasi yan yung yan yung huhugutin natin mamaya para itali. So, kailangan diyan matanggal dyan sa Q-tips. So, yun lang, paulit-ulit yung gagawin mo. I-twist mo lang, tsaka isuot mo dyan sa Q-tips, tsaka hilain mo. Kabilaan, left and right. So, ganun lang ka-easy, guys. Thank you.
After that, guys, itali nyo lang ha. Kailangan higpitan para hindi siya matanggal. So, pwede nyo din i-adjust, ayusin ito with kung ano siya. Pwede nyo i-adjust. At saka, gupitin yung nasa dulo, guys. So, ayan na siya. It's look like a flower already. So, nakagawa ko ng ganyan, guys. Anim. So, anim yung nagawa ko. So, kailangan natin ng ano, sinulid tsaka yung yarn. Pagsama-samahin natin sila. Sama-samahin natin yung anim na yan para magiging flower siya. So, ang gagawin nyo guys, isuot nyo lang yan. Parang tatahiin nyo siya. Ayan, kailangan mong ipasok yan siya lahat dyan. Pwede din ayusin guys habang nilagay niyo dyan sa sinulid. Pero ako kasi, tsaka ko na inaayos pag yung na-form na talaga siya na flower.
So, ayan na guys, yung aking DIY flowers. So, napakadali lang gawin guys. So, nasa inyo din yan kung gayahin nyo. So, thank you for watching guys. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. So, thank you for watching and see you in my next DIY video. Bye guys, God bless, and thank you.